Target ng LTFRB na makumpleto na ang pamimigay ng ayuda sa lahat ng benepisyaryo ng Fuel Subsidy Program ngayong Linggo. Sa huling tala po ng ahensya, nasa mahigit 70,000 tsuper pa ang hindi nakakatanggap ng subsidiya dahil kalalabas lang ng mga bagong fuel card na ginawa ng Land Bank. Pero tiniyak ng LTFRB na sisimulan na nilang hulugan ng pondo ang natitirang cards. Nag-abiso rin sila sa mga operator at mga tsuper na tignan ang kanilang pangalan sa listahan na nakapaskil sa website ng LTFRB. We are looking at next week at the latest po, no, na makompleto na natin yung 264,000 dahil yung remaining po na 70,000, ang sabi po ng Land Bank kahapon ng umaga ay may cards na po ito at pwede na nating lagyan ng sinimulan na natin lagyan ng pera simula kahapon po. So again, to verify, please go to the LTFRB website at ltfrb.gov.ph para pakitingnan po kung nandun na po yung inyong mga pangalan po. Samantala, bukod sa pamimigay ng ayuda, tinututukan din ng LTFRB ang panguhuli sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS na sobra-sobra kung maningil ng pasahe. Ito'y matapos mabisto ang estilo daw ng isang riding app na naniningil ng priority boarding fee para mas mabilis makapag-book at merong tumanggap na rider. Base pa sa reklamo, umabot sa 1,000 piso ang binayaran daw ng commuter para sa one-way na biyahe. Itinanggi naman ang inireklamong riding app ang naturang alegasyon. The board will now assess po kung anong penalty yung ipapataw dito kay Joyride. I do not want to preempt what will happen to Joyride based on the board's decision, but that those are the options of the board po, no? Either suspension or penalty through fine. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.